Hello guys! Welcome back to my channel. Salamat nga pala sa mga nag-share ng aking mga uploaded videos. Salamat din sa mga nagla-likes. Magluluto tayo ngayon ng spaghetti. Ayan. Meat sauce. Nagpakulo na ako ng pinalambot ko na yung pasta. Tapos meron ako rito sausage, ham, tapos ito mix siya ng beef at saka pork, giniling. Tapos meron akong bell pepper na red. Sibuyas, bawang, corned beef. Bali, hinati ko lang yung isang latang corned beef para hindi masyadong marami. Tapos, cheese. Mamaya ikakat ko yan. Ang gagamitin ko nga pala, guys, tomato ketchup. Hindi siya tomato sauce. Pero parang tomato sauce siya kasi medyo maasim-asim. Hindi kagaya ng banana ketchup sa atin. Ang tomato ketchup dito ay maasim-asim. Ayan guys. Okay, let's start. Nagpapainit na ako ng mantika. Ang sarap magluto kapag ganitong bagong linis ang aking exhaust fan. Ayan. Salamat sa naglinis. Kung hindi mo pa bubungangaan, hindi pa maglilinis. Okay guys, mag-iisa na tayo. Mag-iisa na tayo guys ng sibuyas. Ilagay na rin natin yung bawang. Wait lang natin na mag-light brown. Lagay na rin natin guys yung bell pepper. Pwede nyong lagyan ng carrots. Hiwain nyo lang ng ganitong kaliliit. Pero tinatamad kasi ako, kaya hindi ko nalalagyan. Lagay na rin natin guys yung ating ham at sausage. Lagay ko na rin guys yung giniling na baboy at bakaw mix.
Kung mapapansin nyo guys, ito, itong side na to iba, tapos ito rin iba. Ano, magka, anong klase siya, yung magkaibang klase ng paggiling. Kaya ganyan yung itsura niya. Magkaiba yung ano. Tapos yung isa, mas maraming taba. Yung isa naman, halos laman. Gumagalaw-galaw yung aking ano. Pag naghahalo ako, gumagalaw yung camera. Kaya ako muna magmantika para ano. Para madaling haluin. Guys, lalagay ko na rin yung corned beef. Napaka-special ng aking spaghetti. Kung ano-ano nilalagay. Magalaw talaga yung ano, yung camera. Ano ba? Dahan-dahan lang yung paghalo kasi gumagalaw yung camera ko. Ewan ko ba naman dito. Ayaw mo makisama. Yung ano, yung corned beef, may ano pa, yung tawag dito, may litid. Ano? Hindi siya maano. Mahiwa-hiwalay. Nahirapan na mag-Tagalog. Yung giniling guys, dalawang klase siya, 'di ba? Yung isa parang medyo mas ano, yung halos laman na giniling. Ano, okay siya, pero itong mas malalaking yung pagkakagiling niya. Ganyan 'no, ang hirap niya ano. Kailangan mo siyang tusukin para maano, maghiwa-hiwalay. Magbubuo-buo, magdidikit-dikit. Ngayon, alam ko na. Sa susunod, pag nag-isa ako ng giniling, hindi na ako bibili ng ano, nung may mga taba. Kasi nagbubuo-buo siya ganyan. Hindi siya maganda sa ano, sa spaghetti, pag buo-buo yung ano, yung giniling. Eh, siguro dahil nga malaman tapos hinaluan ng taba, kaya ganyan. Basta, ewan ko. Hindi ko maging mapaliwanan. Lampagin natin para magising ang mga tao. Charot na. Ayan, ayan ko lang siyang ganyan. Para gumabas pa yung mantika niya. Antayin lang natin ganyan, guys. Guys, pwede na natin lagyan ng kung gusto nyo tomato sauce, sa akin naman, ano, tomato ketchup. Ayan. Nalagyan ko na siya. Siyempre, sisimutin natin yan mamaya. Mamaya ko na sisimutin. Hindi ko muna isa pa. Ilagyan ko na lang ito ng tubig guys, itong ano, para masimot yung itong sa lagyan.
the meantime, haluin muna natin. Ayoko ng spaghetti na ano, yung meat sa spaghetti na sobrang tamis. Meron kasi mga nagluluto na ganun. Gusto ko yung sakto lang. Medyo matamis na medyo maasim. Dito kasi guys, yung ang meat spaghetti nila, hindi matamis. Medyo maasim-asim. Kaya yung mga Japanese halos hindi nila gusto yung mga spaghetti na ano, ng Pilipinas na matamis. Kumakain sila oh, pag meron kang pag nagluto ka tapos sinerve mo, syempre kakainin nila. Pero yung masabihin mo na ano na magre-request sila, parang bihira. Siguro yung mga ano, yung mga asawa, yung mga anak na no choice na kasi yung nanay nila ang niluluto ay ganun magtimpla yung nanay nila ng ano ng spaghetti. Kaya no choice sila kundi kainin hanggang makasanayan. Na, tapos hindi na sila naghahanap ng yung sariling templa ng bansa nila. Pakulang ko lang yan guys habang ilalagay ko yung ano. Nalagyan ko ng tubig yung ano. Yung terang ano, tomato, ketchup. Ito guys, nilagyan ko ng tubig. Nalagay ko na yung isa. Ay, ano may tumatamsin? Kumain lang natin. Hininaan ko kasi yung apoy. Apoy, wala pala siyang apoy, yung heat. Guys, dito sa Japan, ang mahal ng gas. Yung gas na ginagamit sa pagluluto. Kaya ano, ngayong taon na to, dalawang beses nang tumaas. Kaya, mas maganda, mas advisable yung ano, yung di kuryente na kalan, kagaya nito. Kasi mas mura, di ba 110 lang dito? Siguro naman, alam nung karamihan na 110 lang ang volt ng andito ng kuryente. Kaya mas ano siya, mas mura ang bayarin pag di kuryente. Pero kasi yung sa shower, yung sa bathtub, yung mga ginagamit na pampainit ng tubig doon, ano kasi, gas. Kaya, talagang ano, mahal pa rin yung babayaran. Kaya hanggat maaari, pag naliligo, pag nabasa na yung buhok, habang nag-shampoo, papatayin mo na yung shower. Kahit malamig, mag-tease ka, malamig, patayin mo yung shower. Habang nagsasabong ka ng katawan, habang nag-shampoo ka. Kasi mahal talaga yung gas. Pero ako sinasabi ko lang yung guys, minsan hindi ko rin ginagawa yun. Minsan talagang nakabukas talaga yung shower habang nagsasabon ako, nakabukas lang yung shower. Kasi ang lamig eh. Pero siyempre, ano, minsan naman, hinayang tayo sa laki ng binabayaran, kaya pinapatay ko din naman, minsan. Dahil ko na nagkwento na naman ako. Comment nyo lang guys kung anong gusto nyo itanong sa akin tungkol dito sa buhay sa Japan, kung anong tawag sa Nihongo ng ganito, ganyan, kung anong pagkakaiba ng ano, ganito, ganyan, yung PhilHealth ng Japan, PhilHealth ng Pilipinas, mga ganun. Tanong lang kayo guys. Kala mo may birthday eh, no? Kaya may spaghetti. Kadalasan kasi, di ba? Kapag ano, may nagluluto na spaghetti, tapos ganito pa karami, parang may birthday. Sino may birthday? Kasi may spaghetti. Pero dito, hindi. Ano, sa sobrang, ano, araw-araw ka nagluluto, minsan wala ka na talagang mais na iluto, kaya kahit spaghetti, pancit, minsan mga pang merienda lang halos yan, pero ang gagawin mo hindi, sa dinner yan, para sa dinner yan, yan ang dinner natin ngayon, wala akong maisip ilutong ulam. Speaking of birthday, may dalawang anak akong mag-birthday sa etong March 23. Yung panganay ko at saka yung
anak kong babae. Sabay sila, March 23. Sabay lang ng birthday, ha? Hindi sabay pinanganak, ha? Panganay at pangatlo. Okay, nagkwento na naman ako. Patayin ko muna, guys. Habang nagpapakulo tayo. Guys, lagyan na natin ng ground black pepper. Mas marami, mas masarap. Tapos, lagyan ko na rin ng cheese. Ito. Ano kasi siya, buo yung cheese. So, kinat ko lang. Guys, wala akong nilagay itong iba. Hindi ko pa siya nilalagay ng asin, na walang bechin, walang ginisa mix, or magic sarap. Wala. Kasi alam ko yung sausage, tsaka yung ham, at tsaka yung corned beef, di ba may mga lasa na yun. So, yung alat nun, mahalo dito sa sauce. Kaya hindi ko muna siya tinitikman, hindi ko muna siya tinitimplahan. Kasi alam ko, may ano na. Baka mamaya pag tinimplahan ko ng ano, walang tikim-tikim, umalat. Hindi ko na siya nilagyan ng asukal. Kasi, ano, tomato ketchup yung gamit ko. So, medyo maasim yun, pero medyo matamis din. Wala kasing banana ketchup dito, guys. Kasi wala namang banana dito. Yung mga banana dito, galing yun ng unang Pilipinas. Galing ng doll. Yung keso natin, tutunaw na lang yun. Pero hindi masyado. Hindi siya tunaw na tunaw. Ayan. Titikman ko na siya, guys. Masyado na naman akong madaldal. Pero totoo lang, inaantok ako. Sarap. Alam mo, wala na akong, parang wala nang maisip na dapat kong idagdag. Kasi ang sarap niya na. Kahayaan ko na siyang ganyan, guys. Wala na akong idagdag. Pwede akong mag-add ng paminta. Kasi gusto ko maraming paminta talaga sa pagkain. So mag-add akong paminta. Mahirap na eh. Diretso ko na naman to dito bago maya dyan bumukas bigla. Makulog na naman yung mga buo-buo. Kaya igaground ko na lang siya ng ganyan. Para diretso. Baka munghang. So, kulain lang natin yan. Then, i-serve na natin. Guys, pwede yung meat sauce nyo, pwede yung lagyan ng mushroom. Kaya lang, ang gastos na kasi, bumili ako ng ham, ng giniling, tapos ng sausage, tapos ng bell pepper. Ang mahal pa naman ng bell pepper dito. Minsan, parang gusto ko, kainin ko na lang, puro ani, puro karne, kasi ang mahal ng gulay. Eh, kaya hindi na ako naglagay ng ano, ng mushroom kasi nga sa dami ng nilagay ko rito ng ano, magastos. Mag-over-over na naman ako. So, ipamimigay ko na naman to sa katba. Kasi hindi naman namin tumaunubos. Papakulain ko lang siya tapos papatayin ko na. Wala na akong i-add dyan. Kasi, saktong-sakto na. Buti na lang hindi ko pinaglalagyan ng kung ano-ano. Tinikmang ko muna. Okay guys, serve ko na lang pagtapos niyang kumulo. Ready na guys. Wala nang ayos-ayos ng pasta. Basta pinatong ko lang sa ano ba ito? Plato. Nakalimutan pa yung tawag sa plato eh. Iniisip ko kasi plate. Tapos nilagyan ko lang ng sauce. Ayan na. Ready na guys, kain tayo. Pa-share naman po ng aking mga videos. Magpapag-games po ako. To be post na lang. Thank you!